Welcome to our vlog. So stay tuned. What's up, guys? Welcome to our vlog. So today, where are we going? Pumpkin patch. Oh, shout out to Jane. Pumpkin patch. Hi, Grandma. Hi. Look at my little one. Someone sleep. Someone is sleeping. Where are you going? What? Oh, it's scary, the one you watched last night. So today, I mean, this is month of October. It's mostly, tradition is pumpkin patch month. So everybody's posting pictures for pumpkin patch. So stay tuned. We're on our way to Boa Vista Orchard. So this is going to be our first time. Puntaming Monday para it's not too crowded. Yeah, Monday, yeah. Not too crowded. Boa Vista, it's ano siya, sa may Placerville, sa may Apple Hill. One of the most popular farm dito sa may Placerville. It's like 40 minutes away from our place. So, see you! Boa Vista! Over here and dami yan over there. Mga parking. Sobrang daming tao, even if it's Monday. O, katulad ng kotse namin to. O, yan o. O, katulad ng park. Ba't dito ka nag-park? Yan, entrance. Jaina, look o. Scarecrow. So many people. Ito yung parang food area. Yan. They sell different types of ano, pear. Yan, pear. Yan, mga freshly picked. Siya. Freshly picked. Yan, mga market. El Dorado pear. Ano to? Plum. This is plum. And pomegranate. Yan, apples. Mas pa yung binibenta namin sa grocery eh. Ito, tomato. So, Romano. $1.49 per pound. Ito naman. Oh, avocado. 99 cents each. Oh, that's cheap for 99 cents each. Meron pa silang ibang mga fruits and vegetables. Yan, mga harvest nila yan, harvest. Potatoes! Singkamas o, tapos bagoong o, sarap o. Singkamas! Yan, ano yan? Kamote. And onions, yan. Okay, where's the entrance? Ang mga souvenir shop. Ornaments. Ay, this one. Ito, sa garden. Yan. Sa wakas, nakita na namin ang area ng Pumpkin Patch Farm. Ito pala yun, sa kabilang side. Ayan yung market. So we have to cross the road. Ayan siya. Pumpkin Patch. Ayan yung kanilang farm, oh. Ayan. I think they grow different types of plants. Okay guys, so nandito na kami sa Pumpkin Patch area. Ayan. Ayan sila nagtatakbuhan.
So meron siyang mga marami siyang pumpkin over here, little pumpkins. Ito tayo. Ikot. Yan. Nga babila kasi maliit lang. So this one, yan. Ano silang mga, ano ba yan? Parang branches. Branches. Meron silang mga sayings. Yan, yung mga pumpkins, there are little pumpkins over there. All over. Yan, medyo maganda yung weather today because it's not too hot. Tsaka windy ng konti. Yan. Yung mga trees sa taas. Janaya! Janaya, come here! Oops! Let's go! Go ahead, go ahead! Actually, lilipat kami. We're gonna go to Apple Hill Ranch. High Hill. High Hill Ranch. So, hindi kasi reason na lilipat kami kasi na-expect namin na mas malaki siya eh. Pero hindi, maliit lang yung ikutan mo eh. Maliit lang yung makikita mo. Yung mga ibang napupuntahan namin na pumpkin patch na mas malapit. mas malapit kesa dito, mas maganda siya at mas malaki. So, lilipat kami. Doon kami sa Apple High Hill Ranch. Doon talaga. Ano ba? Ano ba tawag doon? High Hill Ranch. Apple High Hill. Doon kami lilipat kasi nakapunta kami doon. Maganda doon. Tsaka gusto ko rin mag-fishing. May pad kasi sila doon eh. So, magre-rent ka. Meron silang pan doon na pwede kang mag-rent ng magre-rent ka, tapos at the same time, pag may nahuli ka, babayaran mo per pound yung isda na mga huli mo. So, nilalagyan nila yun ng mga isda. Tapos, syempre, pag nakahuli yung mga tao, may kita sila kasi iwi-weigh nila yung isda na nahuli mo, then you have to pay per pound. Parang how much per pound? Parang $8 per pound. Parang $8 per pound siya. Ano siya? Trout lang. So, huli lang ako ng isa. Kasi hindi ako nakakahuli ng isda sa tunay eh. So, dito at least eh, pag di pa ako nakahuli dito, ewan ko na lang. Andito na kami sa High Hill Ranch. Okay, nandito na kami sa second stop, High Hill Ranch. So, ayan na, nauna na si Grandma over there. Ayan yung mga kids. A good thing about it, it's only 4 minutes away sa pumpkin patch. So, 4 minutes away daw kung hindi nyo narinig yung sinabi niya. So ayan, we've been here before actually last year with my parents nung nandito sila. Mas malaki yung lalakaran niya, mas malawak, tsaka meron silang pond, we'll show you. So mas marami siyang ikutan. Ayan, nakita niyo yung tao, yan ang haba ng pila for food. Yan yung mga nipahat nila. Ayan, where you can eat. I'm gonna show you the pond. Dito yung pond. Ayan yung pond. Yung pond nila eh. Pero wala nag-fishing yan, no? Hi, doggy. Hi, doggy. Not really, because she's not gonna go there. Yan ang pond nila. I think they're closed. Ayan yung parang ano siya. Yan. Sarado ata sila. Sarado, ano? Yeah. So, unfortunately, walang tao dun sa may nagpaparent. Bakit may paparent nila? Nice. Over there. So ito yung, wala. Ayan yung mga kumakain. Yan ang pinaka-ranch. Yan si Grano. Ayan yung marketplace. Ano, nagutom. Kasi walang pagkain. Mahabang pila. O ayan, nakatambay kami. Haba ng pila. Pagkain. Kaya lang haba ng pila. Yeah. Haba ng pila, wala rin. Pag pila namin, pauwi na kami pagtapos. So, wala. Haba. Ba't baka nakamas? So, biscuit lang. Sabihin mo. Oh, hi! Say hi! 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 Say hi! One more, say hi! Ayan, lumpia! Ayan, may nakita kami. Habang naglalakad kami, may nakita kami Filipino food. Oh. Tingnan mo. Tingnan natin kung anong food. May pila ba yan? Oo. Yan, ang haba ng pila sa
fudge factory. Yan ang haba ng pila. Kahit saan mahaba ang pila. Mukhang dito lang hindi. Let's see. Oh, it says lumpia. It's lumpia. Ayan na ang aming Filipino food. Ayan na si Daddy. Patingin. I see. Wow, pancit at lumpia at ang mahiwagang adobo. It's better than nothing, right? $29. Okay. Mahal pa siya sa Jollibee, ah. Mahal pa sa Jollibee. Okay. Andito na. We're gonna eat first. Ano masabi mo sa $29 na Filipino food? Yung $29 na Filipino food, dapat mga pang $7 or $8 per order. Para sa akin, ah. Para sa akin. $7 to $8. Dapat to binayaran natin sa order natin. Dapat mga $15 to $16. Kaya lang, syempre, mahal yung presyo dito. Pero masarap yung pagkain. Kita mo nga si Yulan, lakas eh. Non-stop din siya. Actually, ang in-order namin, lumpia pancit, adobo, saka may kanin. Oo, oh, may kanin. Yung adobo, naka tatlong lumpia na siya. Matabang. Nakakalahating pancit. Kumain pa ng adobo. Gumulong pa yung isang lumpia. Gumulong yung isang lumpia. Hinayang siya doon. Isang lumpia worth $4. So, lugi na kami. Gumulong sa ano. Hindi nalang makain kasi more than 5 seconds na eh. Pinulot ko kasi 5 second rule lang eh. Yung adobo, hindi lasang $12. Lasang mga $5 lang kasi matabang. Walang masyadong... Kulang ng toyo at saka suka. Pero may whole egg naman nakasama. So, next time, maganda, magbaon na lang kayo ng sarili niyong pagkain. Ah, mas maganda yun. Magbaon na lang ng sarili pagkain. Ang pinaka-common na binuluto ng mga Pilipino ay adobo dahil hindi siya madaling mapanis kahit mainit. So, dapat pala nagbaon kami kasi pwede naman magpasok ng food dito. Kasi last time bumili kami ng... Oh, ito mga mukha mo sa camera. Last time, masikip eh. Last time... Oh, bumili kami ng rotisserie chicken. Ayan o. Ito mga kasama ko, syempre, may dugo ng konti, hindi luto. Eh sa rotisserie, syempre, may dugo talaga minsan yun eh, pag-bake eh. So, ilang balik kami. Okay na to. Tapos sa mahal pa. Mahal. Diba? Parang isang buong manok is $25 ba? Oo, ata $18. Isang buo, tapos may dugo-dugo pa sa loob. Tapos yung the rest na kinain namin, mga apple donut na lang, na hindi kami nabusog kasi walang rice. $18 naman ako. Okay na, pwede na yan. Ito yung ginagawa ng anak ko. Oh, di ba? May bagong hire ng maintenance here. Yeah, she's throwing away all the stones in a trash can. Janaya! Ayan, oh. Ayaw niya magpaawat eh. Kanina pa namin awat. Look. Oh, ha? So, uwi na kami. Ayan na yung mga kids ko. Ako kulit. Dito kami nakapark. Dito actually, mas less siya. Hindi siya masyadong dusty. Ano yun? Maalikabok. Hindi masyadong maalikabok. So, uwi na kami. Magte-takeout kami ng food. And thanks for watching. Don't forget to subscribe. Bye-bye. Don't forget to subscribe. Bye!